Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulhati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapabot ang dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings din po sa whole beloved Almeda family po. At nagpupuri po at inapabot ko din po ang happy Father's Day, especially po sa ating dearly beloved pastor. At sa inyo pong lahat, mga kapatid na ama ng tahanan, happy Father's Day po. At welcome po sa lahat ng mga baguhan. At nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagkakataong muli na ipinagkaloob niya po sa akin, na ako po'y makapagpasalamat sa lahat ng mga kamangha-mangha niyang gawa sa akin, sa aming buong pamilya. Sariwaan ko lang po sa kapakanan ng mga baguhan at sa mga hindi pa nakakarinig ng aking patotoo. Year 1997 po, nang unang makakilala po ang aking beloved mother. During that time, mga minamahal, she was suffering from a condition called scoliosis. Sa mga hindi po nakakaalam ng condition na yan, yan po yung condition na kung saan ang spinal cord po natin ay hindi tuwid. At sa pag hindi po ito naagapan, maaari po itong magdulot ng pagka-paralyze, worst, kamatayan. At sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor at sa patuloy na pagdalo, talagang nandyan po ang kagalingan sa aking beloved mother, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang kanyang twin sister during that time, year 1999, ang makakilala po ang aking beloved tita. At nandyan po ang kanyang karamdamang insomnia, mga minamahal. Alam naman po natin na ang insomnia, kapag talagang kahit gusto mong matulog, talagang hindi kanya papatulugin ang karamdamang yan. Ngunit sa patuloy din pagdalo at sa unod panalangin nating mahal na pastor, nandyan din po ang kagalingan na iginawad na ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako, sariwain ko lang din po, last year po, nang nagdadalang tao po ang aking mahal na asawa, pasalamatan ko mahal pa noon dahil June 17, 2021 po, nang unang bumuka ng 3 centimeters po ang cervix ng aking mahal na asawa, indication po ito na at any rate, maaari na pong may luwal ang aking mahal na anak. Ngunit, hindi pa po ito talagang pinagkaloob ng mahal na Panginoon o pinahintulutan ng mahal na Panginoon na manganak po agad ang aking mahal na asawa. It took 10 days, mga minamahal, na mag-labor po ang aking mahal na asawa. And during that time, nag-prescribe na rin po na mag-ultrasound ng aking mahal na asawa. And upon ultrasound, mga minamahal, nandyan na nakita po na maaaring nakakain na po ng dumi sa loob ng katawan, sa loob ng tiyan ng aking mahal na anak. Indikasyon po yan na maaari talagang siyang ma-cesarian. Talagang nandyan po na nagsusumamo kami sa ating mahal na Panginoong Jesus na panalangin ko po na maging normal ang delivery ng aking mahal na anak. Isa pa po, mga minamahal, na talagang himala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nandyan na cord coil po ang aking mahal na anak. Nakapulupot po ang umbilical cord nito sa kanyang leeg. Isang indikasyon na naman po ito na dapat ay maesesarya na naman po ang aking mahal na anak, ay ang mahal na asawa. Talagang nandyan, talagang nagsusumamok sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng karunungan, wisdom, mga gagamitin mong tao para mailabas ang aking mahal na anak. Yung habang naghintay po ako sa waiting area, nagpupuri po ako doon, talagang nandyan, talagang umawit po ako ng papuri sa ating mahal na Panginoong Jesus. Talagang nandyan na nagsisi po ako sa lahat ng mga pagkukulang, nagabayan po ang aking mahal na asawa sa kanyang pagsilang sa aking mahal na anak. At nandyan, sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, talagang nandyan normal pong nilabas ang aking mahal na anak. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po na almost 8 pounds po
na nilabas ang aking mahal na anak, indikasyon na naman po ito na dapat ay maesesarya na naman muli ang aking mahal na asawa. Ngunit nandyan, normal na inilabas po ang aking mahal na anak. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi pa man po lumalabas sa aking mahal na anak. Nandyan po ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron na pong nagbigay ng crib, may nagbigay na po ng stroller, may nagbigay na po ng car seat. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinrovide niya po ang lahat ng mga pangailangan namin. Ipapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last December po, ako po at ang aking beloved wife, since we are working in the government under the Bureau of Fire Protection po, na-promote po kami from Fire Officer 2 to Fire Officer 3, which is equivalent po sa Staff Sergeant in the military ranks. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isa pa pong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, last 2017 po mga minamahal, ako po at ang aking beloved wife ay napigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Jesus na makapag-aral muli. Nakapag-aral po kami ng Juris Doctor, mga minamahal, or formerly known as Bachelor of Laws. Alam naman po natin, ang pag-aaral ng abuga siya ay hindi ganong kadali. Nandiyan ang talagang, there's a lot of readings, there's a lot of memorizations. Ako po, personally, wala pong habit magbasa. Hindi po ako ganong katalino, mga minamahal. Ngunit umasa lang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil alam naman po natin na kung wala ang mahal na Panginoon, wala po tayo. Nagpupuri po ako ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil after 5 years, mga minamahal, coming this June 25, ako po at aking beloved wife, napabilang po sa mga gagraduate po ng Juris Doctor, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang walang mapagsigla lang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya sa amin. Nagpapasalamat din po ako, pasalamatan ko mahal na Panginoon dahil sa ngayon po, nagpaparenovate po kami ng aming tahanan sa Dako ng Makati. Talagang nandyan ang kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus. Hopefully, this coming December, makalipat na po kami. Kaya sa lahat ng mga baguhan, mga minamahal, hindi po disgrasya, ngunit grasya ang pagparito niyo po sa ating banal na gawain. Talaga magpatuloy po kayo dahil lahat po dito ay puro pagpapala. Nagpupuri po ako na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyayang material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya po hanggang dito na lang po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.